Yan mga vlogs ang ating nilutong tinola. May sayote, green beans, tsaka spinach. Meron tayong mango, tirang mango, tirang galunggong, ito na lang. Good appetit. Price ng gasolina, 165. Yan, naka 71.45 tayo. Yan, magandang araw sa inyo. It's Friday morning dito sa North BC, Prince George. Very nice weather. It's ilang degrees ba? 5 degrees. Ayan. So ayan mga ka-vlogs, ang mga huni ng ibon ay ating naririnig at magmuni-muni muna tayo sa ating paligid. Ito yung pampaalis ng, you know, sa stress in life. Kung marami kang task na gagawin, you need a break para appreciate mo ang beauty of nature, right? Ano, patunaw na yung ating lake, medyo madumi tignan eh, dahil it's a running current, right? So dito tayo. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Yan ang sandbank ng Prince George. Kasi dati parang glacier country dito eh. Tapos dahil nga sa climate change, global warming, whatever you call it, ay naging ganyan. Yan o, ganda. So yan, kumakanta ang ibon natin. So yun lang. So ganyan no ang ating cycle ng weekend. Monday work day to Friday is happy day, and then comes the 2 days na tuwan-tuwa tayo. But Sunday night comes, parang nakakalugmok ng damdamin, di ba? So yan, buhay Canada, isipin nyo na lang no, pag nandito na kayo, lalo na yung mga papunta. Pagdating dito, siyempre kunin nyo lahat ng benefits ng Canada. Yan ako, pag may kids kayo, yan, child tax benefit, mga low income, may mga supplement, senior may supplement, tapos yung mga disability may tax credit. So ang daming maganda na sistema dito sa Canada. Pero syempre lahat 'yon ay binabayaran ng ating tax, right? Tax, tapos mga, kaya kailangan nila ng maraming taxpayers. Kailangan nila ng maraming tao dito sa Canada. So, yung immigration after ng pandemic from medyo naglaylaw ng ganun, biglang tumaas, and then now they're trying to higpit everything now sa mga foreign worker, kasi almost 1 million ang dumating ng 2023. Ngayong 2024 halos ilimit nila para to put a stop, or not a stop but to slow it down yung peak ng mga, dahil nga sa problema ng housing, maraming demand, wala masyadong
supply ng housing, tsaka syempre the big city, right, na apektuhan lalo, kalalo sa Ontario, dahil dun lahat, karamihan nagpupuntahan yung mga international student, mga foreign worker, tourist visa, halos more than 50% ata sa Ontario eh. Dahil yun ang pinaka main ng Canada, main melting pot, kumbaga, dito sa ating small cities, mga ano na to eh, mga say mga 10 years ago or 20 years ago, karamihan dito galing din ng big cities, pero they try to settle down in the small cities kasi to get out of the bustling city na napaka fast pace, and at saka rat race ang tingin nila, no? So this here sa small city is nasa iyo pa rin, pero yung pananaw ko is slow pace or relaxed pace. Yan, so yan, at let's see how it goes. Yan, narinig ko kahapon sa mga teacher, how goes it? Yung mga egos, yung kanilang greetings. How goes it? Egos. Pwedeng kong gamitin yun, ah. Yan, at you know, sa ating mga ka-vloggers, sa lahat ng Filipino dito sa Canada, at sa darating pa, you know, regards sa inyo. See you later. Yan, mga vlogs, kahapon pala is bumalik na si Buddy Bear. Kinalat niya, kumuha siya ng isang bag dun eh. Yan, meron pa nga rito eh. Kumuha siya ng bag. Yan ano niya, kinalat niya yan. So they're all awake now, so we gotta watch out. It's basura day today and Friday. Every time na nag ano pala, holiday dito, no? Say Friday ngayon, nag holiday sa Monday, say Monday, tapos the next basura day would be Monday na. So nag-i-skip ng isang araw, business day, kung ano siya, yung nagkaka-holiday. Yan. Check-in ko lang kung saan siya dumaan at dinala yung basura. Kasi may, ayan o. Itong mga to, basura, kagagawa ng bear yan eh. Yan, dinadala niya dito para may privacy siya. Yan, lahat yan nasa loob ng basura yan eh. Ayan o. Ito, dinala niya rito. Dito siya kumakain. Tapos iwan lang niya. Hindi man lang nagsabi na tapos na ako. Pakilinis naman. So, ewan kung saan siya ngayon. Baka tulog. Yan. Ito ang kanilang ni-rake. Tapos hindi naman tinanggal. May punching bag tayo dito. Para kung stress ka, medyo suntukin mo lang yan. Yan. Huwag na yung tao. Baka madimanda pa tayo. Yan. Yan, mga vlogs. Excited tayo ngayong weekend at magpa-araw. So, dumating na yung assessment, no? So, yung original na, kasi parang kinukumpute pa ata nila yan eh. So, yung tax. So, maliit yung sa original na sinubmit. But then, I think it's because of the disability tax credit. Because I had a long-term disability last year. Because I was off for about a year or almost, from 2021 to 2020.
from 2022 to 2023, like nag-overlap between those 2 years, 2022-2023. Tapos bumalik ako late 2023 for work. So I think yung doctor ko is he needs to fill up the disability tax credit form for that reason. I was calling the doctor and letting him know that sabi niya may fee nga to fill up those type of forms. So I said that's okay. Yeah, so you know. And then oh yeah, he gave me a number to call for blood test nga pala. I should be doing that as well. Yeah. So yan, kahit na yung assessment is lesser sa refund, yung refund na in-expect natin is lesser, so it's still a refund itself, right? So ayos, ayan, dito tayo tambay-tambay. But yeah, there's somebody, I don't know what she's doing. And I think he's yeah, I don't know if he's high, so he almost fell down. Makita nyo naman yun. Just don't come up here, man. One time I was doing my thing here in the car, and someone approached me like in the middle of the winter, I think. Nakayuko. I think he's high, and then I think I was inside the car, so I said no, parang kumakuya yung ganun, no. Yan, yun na lang. Yung buhay dito sa Canada is unpredictable, and yung mga kapitbahay mo, you don't know each other. But this one, say hi, kaway kaway. Yung sa kaliwa namin is I think natives, but yeah, he smokes weed, so naamoy ko pagka tapos and dito sa right, wala naman kaming kapitbahay dito sa right. So anyways, yun na lang muna ha, vlogs, at happy weekend.